Alam mo bang merong matinding technology ngayon na na-enjoy natin dito sa ASOP? Ano yun? Yung tinatawag na FB Live. Wow! So, ibig sabihin niyan, Mare, kahit saan ka lupalop manood at mag-FB, napapanood tayo. Ganon. Alam mo, kailan ko lang naumpisan yung FB na yan, ha? Matagal na ako may FB. Kasi apat na araw na ako hindi makatulog. Sa FB? Hindi, dahil inuubo yung aso ko. Ano, oh, it, ano magdamag, kinalaman na FB to sa aso mo? Inuubo, nakabantay ako. Okay. Kaya sabi ko, sige ha, trinay mag-FB. Mag-Facebook, ha? Oh, Facebook oh, to, ha? Oo. Oh, oh. Oh. Medyo gumagaling na ako. Yeah, sabi ko. Yan, Leo. Di na ako sa low-tech. Lapit. Ang gamit mo, ano, laptop? Hindi. Hindi? Small tap lang. Kasi alam nyo, nakasira na ng laptop to dati. Oh. Oh. Ang ginawa niyan, small tap. Small, yung phone lang. Kasi phone lang. Nakasira na ng laptop nung si Tony. Mangyari, nung tinuturuan siya mag-type, pagkatapos, oh, biglang ginanon. Nawasak yung laptop. Anyway, binabati natin lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang sulok ng mundo. Tulad ng sinabi ko kanina, isa na riyan yung mga kababayan natin dyan sa UAE. Yun, oo, na gustong-gusto kong puntahan. Sana, United group, Arab Emirates. Yeah. Oo, sana minsan ang ASOP mag-live tayo doon, no? Aba, hindi diba? Malayo yun. Dahil si Kuya, binanggit na nung Grand Finals night na ang ASOP po ay malapit nang maging ASOP International. Galing! Pinag-uusapan na raw po kung alin po ang host country natin. I think yung binanggit ni Kuya was Singapore and Hong Kong, or Hong Kong. Alin man daw po doon ang magsisimula. But we're starting with Asia first. So, ika nga, yun pong pagpapalaganap natin ng original Filipino praise music. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi ilalayo pa po natin yan. Alam mo, una kong gagawin talaga doon, of course, makipagkaibigan at sumakay ng camel. Go! Okay, mga kaibigan. Camel. Alamin mo muna kung paano sumakay ng camel dito sa ating unang composer na si Elvin De Jose, na na-inspire ng siya ay magsulat ng kanta simula noong napanood niya ang ating programa, itong Song of Praise. At noon niya nagawa ang kanyang song entry na ang title ay Tinig Mo Ama. Sarap, no? No. Ito po ang kanyang mga sinabi. Actually, ano ko eh, big fan po talaga ako ng ASOP. Madalas ako manood ng ASOP. So, nung napapanood ko po yung ASOP, while nagko-comment po yung mga judges, saka habang inihimay-himay nila yung mga songs, doon po ako nagkaroon ng mga idea na natuto po akong awa ng Diyos na kagawa po ng awit. Matagal ko po rin po siyang nagawa, actually, matagal na na-revise yung awit hanggang sa, yun po, nakompleto naman po. Naging inspiration ko po dun sa awit kasi is habang nung nakapakinig po ako ng mga salita ng Diyos na sabi ko parang nai-inlove ako dun sa salita ng Diyos. So, nung huli, nalaman ko po na ganun po pala talaga yun kapag para po tayo yung mga tupa, tapos yung Panginoong Jesucristo naman yun po yung pastor. Kapag ka po tayong mga tupa, naririnig natin yung salita ng Diyos. Parang pinakikinggan po natin yun at sumusunod po tayo. To sing an Elvin De Jose original Tinig Mo Ama, let's give a big hand to Mr. Poppert Bernadas! Ngunit hindi lang inakakaunawa
ay tumatalima sa tawa mo. Kaya't mapapalad ang mga alipin mo, mga tupang lumalapi sa iyo. Salamat po, Ama, nakilala ang tinig mo. So, sambahin at dakilain, dahil hindi lahat ay nakakaunawa, hindi lahat ay katalima sa tawag mo. Kaya't mapapalad ang mga alipin mo, mga tupang lumalapin sa iyo. Singers, Poppert Bernadas. Thank you. Hi, Poppert. Hello po. First time, no? Yes, it's my first time. Welcome. Pakamay naman. Kasi alam mo, estudyante rin ako. Ni Ryan kaya biya? Sa school. Sa school? Oh. Ayaw nyo maniwala. Alam mo, i-research mo. Ryan kaya... Tawagan mo sila. Ni Ryan kaya biya to, ha? Hindi siya nagturo sa akin. Siyempre yung... Pero magagaling sila lang. Sigurado kang kaya biya ba? Yes. Hindi agonsilyo. Nililinaw ko lang. Oh. Nag-enjoy ako. Hanapin mo. Nag-Google ko po. Nakita ko pangalan ninyo. Poppert, welcome to the show. Thank you, thank you. Kanina, nung nagre-rehearse si Poppert, sabi ko, familiar sa akin yung mukha nito isang to. Although it's his first time. Napanood kita. Saan po?
Rock of Ages. Oh, yes, yes, yes. Isa yes. po siya doon sa Rock of Ages kasama si Renz Berano. Oo, oh, mismo yon si Sir. Doon ako. Magkakaribig. Yung batang-batang si Renz Berano. Oo, si... Wala, isama natin sa UAE yun. Oo. Oo. Pasasakihin mo ng camel. Oo. At teka muna. Paano aakit yun? Tawagin natin muna ang composer mo, ha? Mamaya alamin natin kung anong ginagawin mo ngayon 2017. Pero ito po ang composer ng Tinig Mo Ama, si Elvin De Jose. Hi, Elvin. Elvin. Ayan. Tony, si Elvin ay isang mechanical engineer mula sa Abu Dhabi. Okay. Nakasakay ka na ba ng camel? Hindi pa po. Paano ka tatanungin ni Tony ng camel kung hindi ka pa nakakasakay? Kasi tatanungin ko sana sa'yo, anong chinutunap mo, kung kotse o camel? Mm. Oh. Kotse lang po. Kotse. Pero alam mo, yun ang isa sa mga dreams ko. And parang it's nice. Makapag-tunap ng kotse? Mabilis ba sila or pwedeng... Yung kotse o yung camel? Yung camel, oo. Mabilis po yun kasi meron po silang camel racing eh. Oh, yun. At saka totoo ba yung makapalang pilikmata nila para rupang harang sa mga ano, sa mga buhangin. Totoo yun. Patang mo sabi sa'yo. Pwede ka doon! Oo. So, ano masasabi mo sa pagkakakanta ni Poppert? Kung 100% po yung awit ko, ginawa niya pong 200%. Uy! Wow! That's nice. Thank you po. You know, we're always happy pagka yung composer happy dun sa singer na nag-perform eh. Ready ka na ba? Ready na po. Alam mo, natutuwa kami at yung layo mo na nanggaling ka pa ng UAE, nakapag-submit ka ng kanta rito, abay, hindi biro yun. Okay. Kaya bilang pasasalamat para mai-ease naman yung iyong lakbay dito sa ASOP, ito pinapakilala ko sa iyo, si Doc Mon del Rosario. Ayos na ayos. Hasang-hasa na yan. Pagbalik na pagbalik ko, ito yung aking unang ooperahan. At inopera ko talaga itong kanta na to. Pero unahin po muna natin yung melodiya. Ang melodiya ng kanta sa akin ay malinaw naman ang mga song section. Na malinaw ang verse, malinaw ang chorus, malinaw ang pre-chorus, yung bridge, ayos din. Except, yung third melodic line ng chorus. No po, yung medley niyang ang dulot ay pag-ibig na wagas sa piling mo. Hindi sigurado eh yung direction ng melody. No, hindi mo alam kung tataas na siya o bababa pa. No, and I think medyo nalilito rin yung kumakanta kung paano niya ipe-pricing. So sasuggest ko balikan niyo nga po uli yung third melodic line na yon, no? Make sure na yung kanyang shape o yung pattern ng melody ay kahalintulad ng mga nauna. Yun. So, yun lang naman ang nakita ko sa melodiya. Ito yung sa lyrics. Ito yung aking kanina pang hinihimay-himay at hinihiwa-hiwa ako eh. Konsepto to, doctrinal concept, ano po. Otherwise, hindi maintindihan eh. Pag sinabi niyong inihabilin, mga utos mo tuntunin, upang ang pangako mo ay makamta namin. Wala intindihan naman, pero kailangan malinaw kung kanino inihabilin. So, point of ano to, issue ng context, yung konteksto. So, kailangan dito somehow mabanggit po ninyo yung mga propeta. Kasi doon inihahabilin eh. Para hindi lang malito yung tao, kanino? Kanino ibinigay? Yan. Yun po yung una, no? So, contextual, yung content. Sa pre-chorus naman, ito isuswap ko po eh. Kasi alam nyo bakit? Sa paggawa ng kanta, kalimitan para malinaw yung pagkakaintindi sa unang daan, alam niya nagsuswap-swap ng mga lines. Ganyan ako, pagka gumagawa po ako ng kanta, titingnan ko, ito ba sa unang dinig ba ito, maintindihan agad? Sinuswap ko. Ito ho yung aking suggestion. Yung sinabi niya, ngunit hindi lahat ay nakakaunawa, di lahat ay tumatalima sa tawag mo. Nung una ko masahin, parang hindi ko nakuha agad. So, isasuggest ko po ito, no? Ito yung mas magandang approach. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa, sa tawag mo di lahat ay tumatalima. Nag-rhyme ka pa. Nagkaroon ka pa ng rhyme. Tapos ito pa ho yung issue ulit. Introduce nyo agad yung konsepto ng tupa. Kaya't mapapalad ang mga tupa mo.
mga tupang lumalapit sa iyo. May emphasis pa. Okay lang ho yun, maski ulitin. Now, ito yung chorus. Ito, ito. Ang title ng kanta, Tinig Mo Ama. Pero nagkulang ho kayo sa pagkukulay doon sa tinig. I'm sure naman yung boses ng ating Panginoon, marami kayong masasabi doon. Di ho ba? Tinig na nakakapagbuhay ng mga patay. Tinig na nakakapagpagaling sa mga may sakit. Tinig na nakakapaghati ng mga dagat. Doon ho dapat itodo nyo doon. Doon sa chorus. Doon nyo i-develop yung ideas na yon. Para may karapatan kayo na ang title ninyo ay maging Tinig Mo Ama. Yan. Para mas may impact siya, mas may emphasis. The rest, mga swapping-swapping lang ho ng mga ideas para mas malinaw. Lastly, yung first two lines ng bridge, swap nyo lang ho. Unahin nyo yung second line bago yung first line. Sa sugo mo na mabuting pastor, katotohanan mo ay narinig. Inuna nyo ho yung ano eh, yung pangalawang parang nalitutuloy. So ayan, pero ito, konting tahi-tahi, konting antiseptic at antibiotic, mabubuhay naman yung kanta. Salamat po. Ayos po ba? Itutuloy ko, ha? Opo. Ito naman po, pinapakilala ko sa inyo si Judge Carla Martinez. Good evening po, Sir Elvin. First of all, Poppert, it was a very, very powerful interpretation. Thank you po. Huh? Congratulations. In fact, it's so powerful that you forget that this is supposed to be a... it's such... Kasi ang tinig mo, Ama, from the way I'm looking at Elvin, it's a very personal... It's a very personal call to God. No? What we're trying to say about what God is talking to us about. Kaya gustong-gusto ko lagi si Doc Mon na uuna. Kasi alam mo naman si Doc Mon, di ba? Pag si Doc Mon talaga ang ano man tinatawag doon, maghimay-himay nito, he has the proper way of telling the composer. Which many times, hirap kami because I'm just an interpreter. And many times, even as an interpreter, as a singer, mapili din ako kung ano ang sinasabi. So many times when I am singing a song, I have to be able to understand and feel the song. Ang feeling ko lang po talaga sa tinig mo, Ama, parang ang daming nilagay. No? Ang daming nilagay na hindi ko malagay into what is it. Ano ba talagang gusto mong sabihin, Elvin? Beautiful ang melody. Also, there's something sabi nga ni Mon, talaga medyo na ano ko sa melodic line sa oop. You know, medyo ano no. Pero maganda po yung tinig ng Ama because that is the thought of that. Yung tinig ng Ama, I would have really wanted it a very specific thing. No? Yun lang po. Kasi talagang, I will leave it po to the other judges to tell you. Pero as an interpreter kasi, napaka-importante pong maintindihan ko. Pag masyado po minsan malalim at maraming pasikot-sikot, especially because it is a praise and worship song. It's a love song. It's a song that we always talk about our relationship with God. Di po ba? And maganda po ang interpretation, masyado na pa grand and powerful, no? But sometimes we miss out on what really is important when we are making a song, especially when we're talking about a relationship with an almighty God who loves us. Di po ba? Yun lang po. Congratulations po, Sir Elvin. Thank you, Judge Carla. Judge Ito Rapadas. Hello. Ulitin ko lang. I-echo ko yung sinabi mo, Ma'am Clark. Kasi na-impress talaga ako dun sa pagkanta mo, Poppert. So, congratulations. Thank you, po. Very emotional. Klarong-klaro yung melody lines. Did justice to the song. Doon na tayo sa kanta. Solid yung ano eh, yung melody recall ng kanta. In fact, umaabot na tayo sa point na parang familiar. Familiar yung dating ng kanta, no? Kasi you chose the pop rock genre. At least yun yung napili ng ating arranger how to form the song musically. To the extent nga na parang narinig ko na. Ngayon, mabuti na lamang at kahit paano, interesting din yung phrasing ng kanta. Very rhythmic. So,
very rhythmic siya, so nagdagdagan ng konting kakaiba na quality yung kanta mo. Kung papakinggan mo, na-enhance yung rhythmic quality ng song through the phrasing ng kanta. And then I'm just wondering kung anong, how much pa yung binago ng ating singer para medyo magkaroon ng mga kanto, di ba? Yung awitin, di ba? So baka properly, ano mo, no? Inayos mo siguro yung... Hindi ko po tinulugan. Talagang ano, parang pinag-isipan eh. Parang pinag-isipan yung, ano, yung phrasing ng mga... Collaboration po tayo. Yes, yes. Yung mga kanta. So congratulations and good luck. Salamat po. Thank you, judges. Elvin De Jose, ano masasabi mo doon pagkatapos mo mapakinggan ang mga sinabi ng mga judges natin? Mukhang may assignment ka. Opo, marami po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating mga judges, lalo na. At patulong po nila talagang napapa-enhance at napapaganda po yung mga awit na ginagawa po namin. Kami naman dito natutuwa, tulad na sinasabi namin sa iba, na merong mga composers na nanggaling pa sa ibang bansa para makasali dito at hindi lang basta naka-Skype po tayo, eto't kasama live natin ang composer. Live. Oo. Bah! Malaking thank you yan. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsali sa amin dito sa program at pagsuporta ninyo. At sana marami pang katulad ninyo doon ang mga kasama ninyo pwede rin sumali. Ano? Elvin po. Ayan. Thank you po. Elvin De Jose. Okay, Elvin, ngayon naman mapunta tayo kay Poppert. Kinikwento ko kay Richard. Sabi ko, alam mo, iba yung dating ng mga, yung mga stage actors na ano, what do you enjoy? Of course, you sing and you act on stage. Iba ba talaga yung acting sa stage at acting as acting sa television? Or sa mas may ano, no? Mas may kailangan ng effort mo. Actually, sa akin po, hindi nagkakalayo. Kasi kailangan ko rin pakiramdaman kung saan din nanggagaling yung composer. So, in a way, pag umaarte din ako sa stage, kailangan ko rin isipin yung writer na ano bang gusto niyang sabihin? Ano bang gusto niyang iparamdam na dapat ma-invite ko yun as a interpreter? Kasi kung hindi ko halukayin yun sa kanya, mawawalan po tayo ng impact sa audience. And sa akin din, as a performer, so, yeah. Alam mo, para kang pinaghalong jet pangan na Leo Valdez. No? Sa itsula. Anyway, ano pinagka, anong activities mo after? No, ang galing nito dun sa Rock of Ages. Eh. Thank you. Sayang nga, may remake ba yan? Rerun. Pinag-iisipan pa po kasi... Rerun. No, it's okay. kasi busy po mga cast ngayon ng Rock of Ages. Actually, naka 300 shows na kami. So, pahinga muna. Kaya pala ganyan ang pawis mo. Pahinga, ganito so, talaga pawis ko. So, what's next ito na, ito. For Poppert? What's next? Okay. Mahahawa. You all know that I'm part of the Ryan Kebyab Singers. Yes. And kaka-release lang po ng album namin. It's called Sa Panaginip Lang. All originals po. And yun, gagawa po kami ng music video. Abangan niyo po yun para sa aming single na Di Kayang Aminin. Yun. And yeah, yun po. Mga kaibigan, Poppert Bernadas. Thank you. Maraming salamat. God bless. Poppert, so nice having you here. Sana, balik ka. Sige po, invite ko lang. Oy. Poppert, ito. Mula po sa isang mechanical engineer, lumipat po tayo sa isang high school teacher from Tandang Sora, Quezon City. Kilalanin po siya sa pagbabalik lamang na The Son of Grace! Salamat po. More Songs of Praise when ASOP returns.